Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-edit sa pamamagitan ng ating mobile phones. And yo mga kapitid, your brother Marlon is here once again. Kung bago ka lang dito sa aking channel, mag-subscribe na at ikigan tayo yung button para updated ka sa aking mga videos. So mga kapitid, alam ko naman na lahat tayo ay gumagamit ng mobile phones. At syempre lahat tayo, alam ko mahilig din kumuha ng mga pictures. Lalo na kung merong mga birthday party dyan. At ikaw ay nasa isang pasyalan at may nakita kang magandang view at gusto mo itong kunan. So mga kapitid, kontento ka na ba sa simpleng output na kuha ng iyong camera? So mga kapitid, yun nga, pag-usapan natin ngayon kung paano mag-edit sa ating mobile phones. So sa pag-i-edit ko po, may ginagamit po akong isang application. Opo, mayroon pong application. At ito po ay ang Snapseed. Ang Snapseed po ay madadownload niyo po sa Google Play at sa Play Store. So i-search niyo lang po yung Snapseed. Tapos i-download niyo po, then automatic na po yan na may install sa inyong mga cellphone. Ako po sa inyong editing ay base lang po sa aking kaalaman. So magiging guide lang po ito kung paano po ako nag-i-edit. So yun nga mga kapitik, ang una nating gagawin ay i-open natin ang ating application ng Snapseed. So yung una po nating gagawin ay i-click lang po natin itong tools. And then press po natin itong zoom image. And then nahin po natin yung brightness. So kung mapapansin nyo po, pag hinila po natin yan ng pakanan, ay nadadagdag po yung effect niya or yung brightness niya. So, masyado po siyang liliwanag. Kung gusto po natin paliwanagin yung photos natin, so magdagdag po tayo ng brightness. Kung gusto naman po natin bawasan ng padilimin, ay pahilahin lang po natin ang pakalipa. So, in this case po, so magdadagdag po ako ng brightness para lumito po yung details niya, yung details niya. And then, pagka okay na po kayo sa brightness na to, click nyo lang po ito and then contrast po. So magdadagdag po ako ng konting contrast and saturation din po. Dadagdagan po rin po siya ng konti. So yung saturation po, ito po yung naglalabas ng color. So kung bagay, yung mas pinatitingkad niyo yung kulay. So pag sinigad natin ito ng 100 sa makikita niyo, over naman yung kulay niya. So parang hindi naman masyado maganda. So magdagdag lang po tayo ng konti. Tapos yung ambience naman po, ambience. So yung ambience po, ayan, dadagdagin din tayo ng ambience. So dadagdagan lang din natin ng konti. And then yung highlights po. So ito po, ipipress ko po siya ng pakaliwa para yung highlights niya po ay medyo mamatay at lumabas pa po yung konting details niya. Ayan po. And then yung shadows po, magdadagdag po ako ng konti para lumitaw yung shadows niya. Ayan. So ayan, nakita nyo na po, nakikita na po natin yung details ng photos. And then yung warmth po, ito yung warmth. Pagka in-adjust po natin ito, kita nyo po, ng pakanan, nakikita nyo po, nagiging orange siya or yellow. And then, sa kaliwa naman po ay blue. So dito po, pagka blue, ito tinatawag na cold, and dito naman po yung warmth. So sa akin po, siguro mag-adjust po ako ng konting warmth. Dahil mas prepare ko po yung warm color. So, nasa inyo na lang po yun. Nasa inyo na lang po yun kung gusto niyo po itong dagdagan. So, nasa inyo na lang po kung ano pong gusto niyong kulay or dating ang gusto niyong ipakita sa inyong photos. So, pagpakaliwa po, nagiging blue siya or cold. And sa kanan po, warm or yellow. So, magdagdag po ako ng konting. And then, mukok ng konting warm. And then, pagtapos na po tayo dyan, so, click lang po natin itong check. Yan po. And then, ang susunod ko po, tools po ulit tayo, magdagdag po tayo ng konting details. So, nakita niyo po, nakalagay structure. So, maglalagay lang po ako ng konting details para yung sharpness niya o yung detail ng photos natin ay mas lumitaw at mas makita. So, okay na po ako dyan. So, click lang po natin ng check. So, okay na po ako dyan. Click lang po natin. Okay po, then tools po ulit tayo. Then sa curves naman po tayo. So sa curves po, ito po yung, so sa curves naman po tayo. So i-press po muna natin itong icon na to. And then select po natin yung RGB.
And then mag-click po tayo ng tatlong tulto. And then mag-drawing lang po tayo dyan or magagawa lang po tayo dyan ng parang letter S curve. Ayan. So makikita nyo dito, so yung baba pong parte is sa dark area yung kinokontrol niya. And sa taas naman po is yung highlights po yung kinokontrol niya. And sa gitna po yung neutral. Ayan. So ibabalance lang po natin yan. Ulitin ko po, depende po ito sa inyo, sa anong gusto nyo palabasin sa photos nyo. So ako, gumagawa lang po ako ng sarili ko pong style. And then kung gusto po natin dagdagan yung kulay ito, o yung tinatawag na color trading, dito rin po ito sa curves. Sa curves ko rin po ginagawa. So kung tapos na po dito tayo sa RGB, press lang po din natin itong icon na ito. And then select po natin yung red. And then gagawa ulit tayo ng tatlong tulto. And then i-adjust din po natin siya na parang letter S curve. So maglalaroin lang po natin yung akin kanina kung paano babago yung kulay. Ayan, so mag-experiment lang po tayo. Sabi ko nga po, wala pong limitasyon yung ating creativity. So depende po yan kung anong gusto natin. And then okay na po ako dyan sa rate. Sa green naman po tayo. So tatlong tulto po ulit. Ayan, adjust lang po natin yan. Shadow highlights niya, neutral. Okay. And then sa, press po natin ulit. And then okay na po tayo dyan. Press lang po natin yung blue. Yan. Tatlong tuldok po ulit tayo. Yan po, adjust lang po natin. Depende po nga sa anong kulay po yung gusto natin. Yan. So, para sa akin, medyo okay na ako sa ganito. So, click check lang po. So para sa akin po, okay na po ako dito. So pag tapos na po tayo, gawin lang po natin ay export. Select po natin itong export JPEG. Yan. Oh, na-save na po yung photo natin. So makikita na po natin yan sa ating gallery. So yun mga kapitid, maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa akin. Sana po ay may natutunan kayo at naitulong ako sa inyo. At hanggang sa muli po mga kapitid. Kaya ano po pong hinihintay nyo? Mag-subscribe na po kayo at click nyo po ang tiny bell button para updated pa po kayo sa mga tutorials na gagawin ko para sa inyo.